Good morning sa inyong lahat, mga subscriber ko at mga viewers ko na hindi nagsasawa sa kapapanood ng aking video. Salamat po sa inyong lahat. Ganun din po sa mga manonood pa lang po. Salamat, salamat, salamat ng marami. Ngayon, wala, mag-a-update lang ako ng tanim ko kung anong nangyari na mula nung nilipat ko sila sa kanilang mga kanya-kanyang paso. Okay po, mag-a-update po ako. Pero bago po ako mag-update, mag-intro muna po tayo. Intro, pasok! Intro, pasok! Si Lizzie Free 8, huwag pong nakalimutan i-subscribe at manood ng mga video niya kahit na pangit, please panoodin nyo. Okay po, mag-i-start na po tayo. Papakita ko na po yung aking garden. Oops. Ang aking garden, yan po yung kabuuan ng garden ko. Ayan na. Tapos, andito yung iba. Nandito. May mga takip-takip. Saka yung iba, nandoon, no? Yun. Nasa bintana yung iba. Guys, mula nung nilipat ko, ayan sila, ayan, nilalagyan ko ng takip kasi pag hindi ko nilagyan ng ganito, pagbalik ko ulit mamaya, kinabukasan, wala na, putol-putol na, kaya kailangan lagyan ko siya ng ganito, takip-takip. Kasi, ang daming ibon na pumupunta dito sa loob dito, kinakain ata nila. Bakit pagbalik ko, galing ako ngayon, kinabukasan, pagbalik ko, putol na yung mga dahon o yung sanga, putol na. Kaya kailangan ko po siyang iganito. May mga takip-takip na ganyan. Yan. Kuan na ito sila, meron na silang isang buwan at 20 days mula nung nilipat ko galing sa seedling tree. Yan. Ang baba, ang kuan pa nila, nung liliit pa nila. Oh. Kikita ba? Ito yung okra ko. Okra, ay sili pala yan. Ito yung okra. Okra, ang liliit pa nila, no? Isang buwan na sila. Ano kaya ilalagay ko para lumaki sila? Ito pa, meron pa dito. Yan. Ito yung iba. Ito natira pa, oh. Ganito siya kahaba nung ilipat ko na siya sa mga lalagyan nilang ganito. Ganyan sila katataas nung ilipat ko. Yan. Ay, kabaw. Yan.
Yeah, ito mula, bago na naman ito, bago ko itong na pinatubo. Bagong patubo lang itong 1, 2, 3, 4, 5. Yan, ganyan na sila katataas. Sili, talong. Parang wala ata akong nabuhay na pitsay ko. Ano ba yan? Wala ata akong nabuhay na pitsay. Dito sa pwesto niya, guys, hindi siya gaanong mainit. Kaya iwan ko lang kung mabuhay itong mga tanim kong ito kasi nasa parte ng bahay ko, medyo sa loob siya, oh. Nakapwesto. Kaya hindi masyadong pasok yung init. Dito na parte, pag umaga dito, mainit. Kaya yung mga tanim kong ibang na nandoon, nililipat ko dito para ipainitan. Yan, pinapainitan ko din sila ng mga 2 oras mahigit minsan ganun. Yan yung aking alagang makulit, oh. Kinakain na naman yung tanim ko. Ito pa da ito yung iba ko pang mga tanim. May sibuyas din ako na 2 paso. Yung aking alugbate, ang maganda ang tubo, ang taba ng dahon niya. Ayun, oh, may alugbate ako doon na nakahang. Yung iba doon, kamuti sa kakangkung. Andito din, meron ako ding alugbate dito, luya, saka bisel. Ayun, yung madahon na yun, bisel yun. Ito kangkong ko. Ang bagal nila kumapal. Tapos ito yung tanim ko na pinapatubo ko na pinakita ko sa video ko. Yung rubber plant pala po. Ito, bagong patubo ko ito. Okra. Mayroon na siyang 1 linggo. Guys, ano bang magandang pangpaganda ng tubo? Yung bang kakapal sila at mabilis lumaki? Kung sinong may alam, please, isuwel, paki-comment po para alam ko po kung ano yung gagawin ko. Salamat sa magpo-comment. Yun, meron din akong kandoon, oh. Jid, saka mga sokolent ba yun? Sokolent ba yun? Yung mga cactus na maliliit. Yun. Hanggang dito lang. Sa sunod na naman, siguro mga 1-2 buwan uli na pagitan para namang medyo may malalaki na sila bago ipakita. Ito. Yan, sabay-sabay yan sila ng kani. Mayroon na ding 1 buwan itong aking alugbate. Yeah. Ang pangit ang tubo yung kangkong, manipis, papayat. Bakit kaya kangkong, mapayat ka, iisa lang naman yung lupa nyo na pinagtamlan ko ng lupa kay alugbate. Ano bang problema mo? Yan. Sa sunod ulit po. Ayun, hanggang doon lang muna po ang update ko sa mga tanim ko. Sa sunod ulit. Salamat sa panonood. And huwag pong kalimutang i-subscribe. LizzyFree8. Si LizzyFree8 po, i-subscribe nyo.
Paki-like na din po at paki-share. Salamat! Ang gulo ng aking buhok. Sige po.